Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Sa mga hindi naniniwala patungkol sa di umano'y 500 million pesos na tila tinakbo raw di umano ni Senator Manny Pacquiao matapos magbigay ng paunang bayad upang ma-secure ang nasabing property ng ultra-bilyonaryo sa kanya at para mabili ang property nito sa Metro Manila. Tila nag-viral muli sa mundo ng social media ang revelasyon noon ng well-known columnist na si Christopher Min na nung kampanyahan pa lang ng eleksyon ay tila gipit na si Senator Manny Pacquiao at nagwawaldas na raw ito ng daang-daang milyong piso. Matapos tumakbo ito noong 2022 election sa isang episode ng Christopher Minute ayon mismo sa reliable source ng well-known columnist na si Christopher Min. Tila hindi lamang ang property ni Pacquiao sa Metro Manila at sa Los Angeles, California ang kanyang ipinagbibili, kundi ang lupa at mansyon nito sa General Santos City ay naka-for sale na rin. Tila ito na raw ang isa sa mga dahilan kung bakit nagawa ni Senator Manny Pacquiao na di umano'y maipit sa mga pinagkakautangan nito. Dahil sa pagtakbo nito bilang isang pangulo ng bansa noong 2022 national election. Panuoring muli ang isang naging trending video kung saan mismong ang columnist writer at showbiz insider na si Christopher Min ang kumumpirma nang dahil sa katigasan ng ulo ni Senator Manny Pacquiao at hindi nakinig sa magulang na huwag nang tumakbo bilang pangulo ng bansa ay tila naglustay ito ng daang-daang milyong piso at maari pang malubog di umano sa utang. Pero bago natin simulan ang balitang ito, please huwag kalimutang i-like ang video at subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tunay nga ang kasabihan na ang pagsisisi ay laging nasa huli. Ito ang naging komento ng libo-libong netizen matapos mabasa ang naging artikulo at tila naging pahayag ng well-known writer at showbiz insider na si Christopher Min patungkol sa tila pagkakaroon ng di inaasahang problema ni Senator Manny Pacquiao magmula nang siya ay kumandidato sa pagkapangulo noong 2022 national election. Kinumpirma mismo ni Christopher Min na nagkukulang na sa financial si Senator Manny Pacquiao dahil raw ito sa kabi-kabilaang gastos at maging ang mga bahay nito na mega mansion ng maituturing sa Metro Manila at Los Angeles, California ay ipinagbibenta na rin di umano sa paggamit ni Senator Manny ng kanyang milyones para lamang lumibot sa buong Pilipinas at magpakilala sa buong Pilipino para sa presidential election 2022. Pacquiao is selling properties due to financial shortage. Christopher Min revealed Manny Pacquiao is suffering from financial shortage. Entertainment columnist Christopher Min revealed that presidential candidate Manny Pacquiao is suffering from a financial shortage and allegedly selling some properties. In the recent episode of Showbiz reporter Christopher Min, Christopher Minute, she relayed what her source stated about the financial status of presidential candidate Manny Pacquiao in the 2022 election. The boxer-turned-politician is supposedly selling land in General Santos City, according to her. Quoted, balitang-balita sa South ito, sa Jensan, na nagbebenta raw ng mga properties si Senator Manny Pacquiao. Nagbebenta raw ng bahay ng mga lote na nabili nila. Ganon, she said. With the news, Christie said that the proceeds from the sales would be utilized to fund his presidential campaign. Quoted, ang interpretasyon ko naman doon, hindi sa ano paman. Baka doon niya kukunin yung mga gagamitin niya sa kampanya niya, diba? According to the columnist perspective, the warring senator has already set aside some funds of his family. She did, however, admit
that the individual who revealed the story to her does not share her view. Quoted, baka yung naiipon naman nila ay itinabi na talaga. Naka-time deposit na para sa kanyang pamilya at kinabukasan nila. Yun naman ang interpretasyon ko. Pero parang hindi naman ganun ang interpretasyon nung nagkwento. The Entertainment Communist revealed. Quoted, parang kinakapos daw. Naaalala ko tuloy sa Governor Chavez Singson. Mauubos ang pera niya. Matatalo pa siya, diba? Yun ang sinabi niya. She further say. Matapos ang naging balitang ito, mismo ang well-known columnist at showbiz insider na si Christopher Mina ang kumumpirma na base sa kanyang reliable source ay tila unti-unti nang nakikita ni Senator Manny Pacquiao ang epekto ng kanyang pagtakbo noon sa 2022 national election sa pagkapangulo. Hindi nga raw nagkamali ang dati nitong kaibigan na si Governor Chavez Singson kung saan ipinaalahanan niya ito noon ang boxing legend na huwag na siyang tumakbo sa pagka-presidente dahil mauubos ang lahat ng kanyang inipon. Komento pa ng maraming netizen, ito raw ang nagbabala ng mga taong matigas ang ulo at ipinipilit ang isa sa mga bagay na hindi para sa kanya. Ayon pa sa kanila, patunay yan na ang tao'y hindi nakokontento kung anong meron siya. Madali silang nakalimot sa pinagdaan ng hirap. Naniniwala siya kasi na mananalo siya dahil sikat ang hindi niya inisip matatalino na ang mga butanting Pilipino. Sumobra ang gastos nila at naging mayayabang. Sana nagsimpleng buhay lang sila at hindi naging masyadong sosyal lalo na si Jinky. Hindi na kontento sa blessings na binigay sa kanya. Naghangad ng higit pa. Kaya unti-unting pabawiin sa kanya. Maging aral sana ito sa lahat. End quote. Mukhang ito na ang resulta ng kanyang maling interpretasyon at pagdating sa pagkandidato bilang pangulo. Yung patuloy po sila, no, na nananawagan. Nakakatawa po to. Yung nagpapakalat po ng fake news tungkol po dito si Just Mary Kay, no. Binara po ng yung siya po yung nagpapakalat na yung boto po ni ngayon binural niya na eh. Yung boto ni Lenny Robredo 30 million kay Bongbong Marcos 15 million yata, no? O 14 million. Siya po yung nagpapakalat noon eh, nang sabi niya ito yung totoong boto, no? Ngayon pinuna po siya ng kapwa niya kakamping. Nakakatawa po. Talagang pahiyang-pahiya. Hindi niya naman mabara kasi kakamping din yung bumira sa kanya. Ito po yung sinabi ng kanyang kapwa kakamping. Sabi po niya, kasi binuran niya na yung ano eh. Ayan o. Ang dami pong bumanat sa kanya na kapwa niya kakamping. Sabi po nung kapwa niya kakamping ito. Nevertheless, this is fake. Kasi pinagtanggol niya eh. Ipinakita sa kanya na yung pinos niyang mga figures ay imposible. Parehong-pareho po raw yung last four figures, ano, ni BBM tsaka ni Lenny Robredo. Parehong-pareho yung numero, yung huling four numbers. Sabi niya, imposible naman yan. Dapat tinitignan mo rin. Diba? Oh, ito yung sagot niya. Not a fake news, maybe an error on last figures. But I swear, si Attorney Lenny ang nanalo. Error daw yung last figures ng pinos niya. Binura niya na po yung post niya. So ano po ibig sabihin nung kung error yung nag-post ka ng error? Ito yung sagot ng isang kakamping. Erroneous na nga, isi-share pa. Manipulated image nga yan. If you have better data proof, yun ang ishare. Huwag magmatigas na tama ang mali. Mga kakamping po ang nagko-correct dito kay Just Mary Kay. Pero ito po ang kanila, ang isa sa pinakamalupit eh, no? Nevertheless, this is fake, sabi ni po ni Aeon Anda. Not acknowledging that it is means you are spreading misinformation. We should know better. We should do better. Galit tayo sa fake news, tapos dun din kakapit. Ayan po, no? Kawawa naman tong si Just Mary Kay. Kung yung mga kapwa mo kakamping, hindi mo mapaniwala na nanalo si Lenny, paano pa maniniwala yung mga bumoto kay Bongbong Marcos,
yung mga kay Pangulong Marcos, yung mga bumoto kay Ping Lacson, yung mga bumoto kay Esco Moreno, at yung mga bumoto kay Pacquiao, no? Sarili na nga mo, sarili nyo na nga. Sabi ng isa, we, siguro sikat na, sikat yan sa mga ano, kasi ginalang niya, hindi niya binastos eh. Iba po, pag mga BBM supporters po ang sumasagot sa kanya, binabara niya lang. Pero yung tao na yun, mukhang mataas na tao yun sa kanilang grupong mga kakamping. No? Pinapaliwanag niya na may error lang po, may error lang. Pero si Lenny pa rin talaga yung nanalo. Grabe, no? Kapwa mo nakakamping, ayaw pang maniwala sa mga pinagsasabi nyo. Paano nyo pa po mapapaniwala yung iba pa na hindi kakamping? Okay. Ipurso na rin po kagad natin, no? Diyan pa rin po. Ipurso na po natin yung usapan, no? Diyan po sa mga datos na yan. Meron pa po sila dito. May tinuro po si Jess Merkey. Parang sinabi niya, kung hindi kayo naniniwala dito sa data ko, tignan niyo yung data ni ano, ni nung isang masikat siguro sa kanya yon sa mga kakamping. Hindi ko kilala tong mga to eh, no? Itinura niya to si Tina Astorga. Ewan ko po kung parang familiar to, hindi ko lang po makilala, matandaan kung saan ko narinig tong Tina Astorga na to, no? Ito po ang tinuturo ni Jess Merkey, no? Ito na lang daw yung tignan kasi latest daw to. Puta, may latest pa. Nung Mayo pa po naganap yung eleksyon, meron pa rin pong latest na count. Sabi Pileni, ito po ang sinabi ni Tina Astorga. Comelec, urgent. Explain how. No? Magpaliwanag daw ang Comelec. Explain how BP Leni's 31,839,638 was reduced to 14 million in final tally. And BBM's 28,280,465 become 31 million. Open the transparency server, share this post. Ayan po pala, no? O, mas ginandahan po, no? Sabi ni Astorga, yung 31,800,000 ay naging 14 million yung boto raw ni Lenny. Yung boto naman ni BBM, 28,980,000 naging 31 million. Ipaliwanag daw to ng Comelec. Okay. Ito, di po ba nakakatawa yan? Comelec po ang magpapaliwanag. Eh, bakit po ipapaliwanag ng Comelec? Eh, sa Comelec po nang galing yung 31 million na at 15 million si Lenny Robredo. No? Sila po ang nagsabi na si Bongbong Marcos ang nanalo. Ganito po ang mundo ng mga ano yun. Ganito po ang mundo ng mga kakamping, no? Aakusahan nila yung Comelec na dinaya nila yung boto ni Lenny Robredo, binawasan nila, tapos yung boto ni Bongbong Marcos dinagdagan nila, kaya nanalo si Bongbong Marcos. Kaya dapat daw ipaliwanag ng Comelec paano daw nangyari yun. Eh kung hindi ba naman kayo mga loko-loko. Kaya po wala na kayong ano eh, no? End na po ng inyong ano ngayon eh. Katapusan nyo na po politically. Ano na po, no? Nililibing nyo na po yung sarili ninyo. Ngayon lang po ako nakakita na nag-akusa sa isang tao. Kahit saan? Kahit sino po nag-akusa? Yung nag-akusa po ang nagsasabi kung bakit niya inaakusahan. Siya po ang dapat magpaliwanag. No? Aakusahan mo yung tao. Dinaya mo kami. Paliwanag mo nga kung bakit mo kami dinaya. Eh, di sasabihin lang na Comelec, hindi. Sasabihin lang ng Comelec, hindi kami nandaya. Tapos. Sa Pilipinas, sa lahat ng korte, hindi lang po sa Pilipinas, sa buong mundo, normal po na yung nag-aakusa ang magbibigay po ng paliwanag, no? Sa inaakusahan, siya po yung magbibigay ng ebidensya. Ang gusto nitong mga, hindi ko na po alam ang tawag, eh, beyond na po sila sa kabubuhan. At least po yung bobo, alam yun eh. Di ba? Pag inakusahan mo, ikaw magpo-provide ng ebidensya. Comelec, nandaya kayo, ipaliwanag nyo nga kung paano nyo dinaya si Lenny. Eh di sasagot ko lang, hindi kami nandaya. Ah, hindi, nandaya kayo, paliwanag nyo. Wala pong katapusan, basta ganun na po yung utak ng kausap mo. Wala na pong katapusan yung ano, yung pagtatalo nyo nun.
No? Hindi na po beyond reason na eh. Ikaw na nag-akusa, yung inakusahan mo, siya pa magpapaliwanag na tama yung inaakusa mo.